Hello there, beautiful souls. Welcome back to our 5-Minute Word of Truth. And today, I want to encourage you kasi naging encouragement din to sa akin na for the last months, parang nakakapagod na po, no? Nakakapagod na, na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin araw-araw. Paulit-ulit na lang yung balita na naririnig natin. Nakakapagod ng umasa, nakakapagod na maghintay kung kailan ba magiging okay ulit yung lahat. Pero sabi po ni Lord sa Matthew chapter 11 verses 28 to 29, "Come to me, all you are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and humble in heart. I will give rest to your soul." So, napakaganda po na imbitasyon ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na nakakaranas ng kapaguran. Di ba po, kapag may dala tayong bag na bit-bit natin sa likod natin, kapag napapagod na tayo, inaalis po natin, di ba, ibinababa natin. At ganun po yung gusto ni Lord na gawin natin. At times na napapagod tayo, at times na nabibigatan po tayo sa lahat ng mga problema natin, sa sunod-sunod na hindi magagandang balita, pero ang magandang balita po ni Lord, pwede mo siyang dalhin sa Kanya. Pwede tayong lumapit sa Kanya. I like this song, this line from a song, sabi po doon, "Take your burdens to the Lord and leave it there." Sometimes kasi po tayo, binibigay naman natin kay Lord, tama po. Kaya lang, iniisip pa rin natin, nag-aalala pa rin tayo sa mga problemang yun. Iniisipan pa rin natin kung paano magagawan ng solusyon. Pero sabi ni Lord, "Take your burdens to Him and leave it there." Hayaan mo si Lord yung gumawa ng paraan. Kasi kung waste po natin, makakadagdag lang po ito sa pagod natin. Makakadagdag lang po sa alalahanin natin. Ma-stress lang po tayo. Mapapagod lang tayo. Pero kung ibibigay po natin ito sa Diyos, magtitiwala po tayo. And sabi po niya, "Take my yoke upon me." Ano po yung sinasabing yoke? Ano po yung pinabubuhat ni Lord sa atin? Gusto niya po na ang dalhin po natin ay yung pananampalataya natin. Sabi po, "Learn from me." Kung paano pong kilala natin ang Diyos na nampalataya tayo sa Kanya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nampalataya po tayo na may kayang gawin ang Diyos. That He is a way maker. That He is a miracle working God. So kaya niya pong pagaanin kung ano man yung kabigatan na meron po tayo. He said, "I am gentle and with a humble heart. So ganun po ang Diyos. Ganun po yung katangian ng Diyos. Hindi niya po mas pabibigatan tayo, kundi ang gusto niya po, mas pagaanin yung loob natin. And ano pa po sabi doon? "And you will find the rest for your soul." Hindi lang itong physical natin, kundi yung being, our whole being po, ay makakatagpo ng kapahingahan sa ating Diyos. Now, alam ko po, marami tayong pinagdadaanan, even our nation. But God is inviting you to come to Him, lay your burdens on Him, and leave it there. Tapos, taglayin mo lang yung pananampalataya. Take His yoke. Learn from Him. Paano po tayo mag-aaral about Him? Pray, read the Word of God. Ito po yung magpapatatag sa atin habang inaayos po ng Diyos kung ano po yung problema natin. Habang inaalis ng Diyos yung kabigatan po natin. Amen po. Now let me pray for you. Heavenly Father, Ikaw Lord yung nakakakita sa sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. I pray, Lord God, na mapaunlakan namin, Panginoon, yung imbitasyon mo, Lord, to come to you, Lord God. Dala-dala yung mga burdens namin, Panginoon, and to learn to trust on you, Panginoon, that you will make a way, Father. Na ikaw ang Diyos
na magpapagaan ng aming kalooban, Lord God, sa kabila ng kaguluhan sa mundo, sa kabila, Lord God, ng hindi kasiguraduhan sa mga panahon ngayon, Lord, isa lang po yung sigurado namin, Lord God, Ikaw ang Diyos na sasama sa amin, Panginoon. Thank you, Father God, for we know, Lord God, that you are working, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, and you are giving us rest, hindi lang po physically, but rest for our souls, Lord God. Thank you, Father God. Ayang Panginoon, nasa piling mo, Panginoon, kami ay mahimlay, Lord God. And sa kabila ng lahat ng chaos, Father God, we may find peace and rest in your arms, O God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.